So, sa Wednesday po ay may panibagong hearing dito sa issue kay Mayor Alice Guo ng Tarlac. At I'm not sure if she will attend. Diba? Maganda sana kung mag-attend siya para may bago na naman tayong viral na mga videos at mga memes. Pero mukhang hindi na siya sisipot dyan eh. Pero tignan natin. O, pero ang tanong dito, ano ba talaga itong si Mayor Alice Guo? Siya ba ay napagkamalan lamang? Siya ba ay spy? O is she something else? So merong video itong si China Insider with David Zhang, okay? At meron siyang teorya kung ano ba talaga itong si Mayor Alice. O panoorin natin na unti-unti yung ilang parts ng video tapos mag-react tayo, ha? So, the question is she a spy? Very possible. However, I think the better answer alternatively as to who she is that she is a part of this Chinese scam organization that launders money, that scams local people, including Chinese people in the local area. There's a lot of Chinese people in the Philippines. In the ways in that which they can make a lot of money, of course, for the scams that they run, some of the gaming stuff that they do, of course, like slot machines, casino, launder money for people in China. There's another case that I'll talk about which actually proves this is possibly the case. But of course, then the CCP approached this group to do their biddings. Now, according to Senator Hontiveros, this hub was also being used for surveillance activities. And so, if they're detaining people, even trafficking people, they're likely kidnapping Chinese people, potentially dissidents or even refugee seekers, political asylum seekers that are running away from the Chinese government. And she said that the hacking of state agency websites was also traceable to this complex tied to that criminal group. And that makes me believe that Alice Guo is the front of this, right? Okay. A prime example is that she has money to spend on these luxury items, seemingly having money from out of nowhere, as I mentioned. So yun, pag-usapan natin na yung kanyang teorya na posible na hindi ito, parang hindi siya spy talaga na tinraining sa Beijing, tinraining sa China para ipadala dito tapos gumawa na. Hindi eh, posibleng nagsimula siya bilang front lamang dito sa Chinese na corporation na kailangan ng, syempre pag hindi ka Pilipino, hindi ka pwedeng magmay-ari ng lupa, hindi ka pwedeng magmay-ari ng korporasyon, kailangan less than 60%. 60% sa Pilipino dapat. So posibleng siya yung front doon eh. Siya yung ginawang front nitong organization para po gumawa ng mga illegal na ginagawa nila, to scam people, online casino, you know, lahat na yan, ng mga illegal na ginagawa ng ibang pogo. Posibleng nagsimula sila sa ganun, pero lalapitan na sila ng mga nandoon sa China. In-explain pa niya in detail eh. Pwede niyong panoorin yan sa YouTube. Lalapitan sila para gumawa ng mga gusto nilang ipagawa. Nandiyan na yung mag-hack sa mga telepono, kukuha ng vital information. O pero ang isa sa mga talagang delikado diyan, yung kapag sila ay nag-aabduct ng mga Chinese nationals na gustong mapa-abduct nung China. Okay, yun ang delikado diyan kasi ang explanation niya kasi hindi kasi pwede sa China na ano eh na kunyari magsasalita ka ng masama tungkol sa gobyerno nila. Kunyari ano ka, taga-China ka talaga, magsasalita ka ng masama tungkol sa gobyerno nila, tapos tatakas ka ng China, magtatago ka sa Pilipinas o sa ibang bansa, tapos tuloy-tuloy mong ibabadmouth yung China. Hindi sila pumapayag sa ganun eh. Talagang there have been a lot of cases kung saan kahit saang bansa ka pumunta, mahahanap ka namin, matitrace ka namin, at kung malas-malasin ka, maa-abduct ka namin at hindi natin alam kung anong mangyayari kapag na-abduct na yung tao na yun. So, ito ay ano eh, this is how they control their people transnationally. Parang pinaparamdam nila na kahit saan ka tumakbo sa mundo, kaya ka naming habulin, kaya ka naming panagutin, at kailangan mong sumunod sa kung ano yung gusto namin. So iyan ang klaseng gobyerno na meron itong mga nandito sa ano, sa kapitbahay natin. Imagine kung anong ginagawa nila sa sarili nilang mga tao, 'di ba, para gawin lahat 'yon. They would go through all that trouble para lang po to make sure na meron silang kakayahan para ma-abduct, para maabot, para ma-reach o makuha o ma... So, yun posible ang role nitong
kumpanya na ito na nandiyan sa Bamba. Not exactly na yan ay ginawa mismo ng China just for the sole reason, just for spying. Posibleng yan talaga ay ginawa para money laundering or kung ano man, or tapos na nilapitan na lang, tas tsaka kaya na lang nagawa yung pong mga ibang illegal na yon. Ang posibleng nangyari din, kasi noong 2022, mawawala na si Duterte sa kapangyarihan, they needed to secure yung pong lugar na nila. They needed to make sure na hindi magagalaw. At yung mayor na kakampi nila ay patapos na yung termino. So, ang nangyari, sila na mismo yung tumakbo, which is unheard of para sa mga Pogo, na yung membro mismo ng Pogo, siya mismo ang tatakbo. Diba? Eh, ganun yung nangyari. Ang problema nga lang kasi, kitang-kita, diba? Medyo lilitaw at lilitaw, medyo lutang na lutang ka. Unlike na kung nasa Pogo ka lang, businessman ka lang, businesswoman ka lang, diba? Medyo hindi pa ganun masisilip yung iyong buhay. Diba, hindi masyado mais sa publiko, may karapatan ka maging private citizen. Siyempre, pag mayor ka na, lahat ay lalabas tungkol sa iyo. Ganyan naman ang politika, 'di ba? Tama lang din 'yun para alam natin kung sino mga namumuno sa atin. Posibleng 'yan yung nangyari kay Mayor Alice Guo. Ayan, isa lang 'yan sa mga posibilidad, hindi talaga natin masabi. Eh, baka naman totoo 'yung sinasabi niya, baka naman Pilipino talaga siya na lumaki sa farm at tinuruan ni Teacher Rubilin. Diba? Siyempre, lahat naman tayo may karapatan para i-defend yung sarili natin. So hopefully, dumating siya sa Wednesday. So abangan natin yan. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po namin dito. See you po sa next vlog. Parati po natin tatandaan, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye guys.